Hello, hello. Good morning, good afternoon, good evening po sa ating lahat dyan. Peanuts Vlog po. Welcome po sa ating channel. Paki-like, subscribe naman po ang ating channel, Peanuts Vlogs po. Bago po natin pisan ng ating kwento, ay gusto ko lang po magpasalamat sa ating lahat. Isa na naman pagkakataon po na ibahagi po natin ng about sa Kimpaw update, at ito ay about sa latest update po sa Kimpaw. Tara na, umpisahan na po natin ng kwento natin. Okay, ang kwento po natin for today is ang topic natin ay isang blind items na kung saan may isang artista po na nagre-reklamo sa kanyang talent fee. Sino kaya ito? Pangalawa po, si Paolo Avellino po ay tumanggap ng tumataginting na regalo galing sa management. Pangatlo, ano kaya ang susunod na project nila, Paolo Avellino? Kaya bago po natin umpisahan yan guys, is gusto ko lamang po magpasalamat sa inyong lahat. At pag hindi nyo pa po kilalang ating YouTube channel, Peanuts Vlog, paki-like naman po. Paki-like, subscribe, at comment at share naman po, para isang malaking tulong na din po yan para sa ating pag-update sa Kimpaw Tambalan. Guys, tara, kwentuhan na po tayo. Okay guys, blind items po to. Umpisa natin sa blind items guys, kasi ayon dito sa ating mga legit na sources, guys. Medyo nakakatakot na pala sa showbiz sa ngayon. Dahil pala yung, kumbaga is, talent fee ang pinag-uusapan dito, ha. May isang actress kasi, guys, na parang ayaw daw niyang tanggapin yung kanyang talent fee. Dahil nga daw sa kanyang sinasabi na yung kanyang talent fee daw is sobrang, kumbaga is, hindi daw karapat-dapat sa kanyang performance. It means po ay hindi daw niya po deserve yung kanyang talent fee. Kaya nga po, nagagalit daw siya, at nung nataon na may mga show sila, hindi na daw, host, isa din po siyang host guys, hosting din po yung tira niya, at saka hindi lamang po hosting, kundi actress din po talaga siya. Ito guys, nung nagko-host daw sila sa isang event, parang ang actress na to is wala daw sa mood. Wala daw siya sa mood, guys. Kaya nga po, ang sabi daw sa kanya is, baka may lagnat ka, yun na lang daw yung sinasabi sa kanya. Kasi wala daw siya sa mood. Yung ibig sabihin nun, guys, pala, pag wala pala siya sa mood, ay, yun pala, nagkaroon pala sila ng problema ng kanyang management. At yung kanyang management, guys, is nag-alala dito sa one actress na to. Dahil, andyan na daw yung project. Tinanggap niya na daw. Oo na daw siya. Pero ang tanong daw, guys, is nung tinanggap daw niya yung project, hindi daw niya sukat akalain na ang management fee or ang talent fee niya is ganun kababa. Pero sa amin guys, sa akin bilang isang ordinaryong tao, kapag ikaw ay binayayaan ng talent fee or pera, malaki na kasi yun sa akin. Kasi ako ay ordinaryong tao lang guys. I'm just comparing myself. Kung ang talent fee mo lang is 50,000, ikaw ay naliliitan dyan. Pero ako, na ordinaryong tao, malaki na po yun sa akin guys. Ang 50,000 na yan is sobrang laki na yan. Saan ako makakapulot o sino magbibigay sa akin ng 50,000? Kalahati po yan. Kalahati po ng 100,000. Sa mga kagaya kong ordinaryong tao, guys. I'm just telling this one para malaman ninyo din, guys, na yung actress na yun ay sinupalpal talaga yung manager niya. Sa management niya na i-give up daw niya yung kanyang pinirmahan na kontrata. Alam niyo guys, ang dami kong nababasang comment ito . Ang dami kong nababasang comment about ito sa kwan na to. Ito guys, ito yung isipin natin.
Siguro itong actress na to, guys, is yung performance niya naman siguro is okay. Pero yung hindi daw lang niya matanggap, guys, na yung kanyang kasamahan daw sa show is halos parehas lang daw silang nag-umpisa. At halos parehas lang daw sila. Ang pinagkaiba daw kasi dito, guys, is yung may tinatawag na yung favoritism. Hindi ko alam, guys, kung sino yung sinasabi nitong favoritism. Na mayroon daw siyang, may favorite daw si manager or whatsoever, guys. Kasi yung kasabayan niya pala ay malaki pala yung talent fee niya, guys. Umabot pala ito ng 400. Samantala daw siya 50. Bilang isang artista, kung totoo man ito, guys, ha, kung yung man ay 50 talaga, bilang isang artista is magpapasalamat pa rin tayo. Dahil may mga project pa rin tayo, may mga nag-endorse pa rin sa atin, may mga kumukuha pa rin na kagaya niyan, yung nag-endorse talaga, may mga kumukuha pa rin na ganyan ba? Kaya tayo ay magpapasalamat o nagpapasalamat. Isipin po natin na yung mga bagay-bagay na ganyan po ay nanggaling din po yan kay Panginoon. At plano din po yan ni Panginoon kung ano yung kanyang ibibigay na pabuya sa atin. Pero ito, guys, hindi ko sukat akalain na may mga favoritism din pala yung mga management. Dahil pagdating dito sa actor na to, kung iisipin natin, itong actor na to, guys, is napaka-humble daw niya. Itong actress na to, is napaka-humble daw niya. Hindi mo daw talaga sukat akalain na ganun yung gagawin ng kanyang manager sa kanya. Siyempre, iisipin din natin yung mga kalagayan din ng mga actress. Baka siguro ito, guys, is hindi lang niya matanggap na ganun yung ibibigay sa kanya na talent fee. Dahil nga po, siya naman po ay sikat na actress. At dito nga po tayo, dito na nga po tayo malaman, ayon sa ating legit na sources, na may mga favoritism din pala pagdating sa ganyan na bagay. Lalong-lalo na po yung talent fee, diba? Kaya malalaman at malalaman din po natin kung ano din po yung side ng actress na to pagdating ng tamang panahon. Hindi po natin pwedeng may reveal yung pangalan ng actress na to dahil line items po natin yan. Ngayon po ay dadako po tayo kay Paolo Avellino na kung saan po ay saka si Kim Chun na kung saan po ay may regalo po sila sa management nila. Ito po ay tumanggap pala sila Paolo Avellino at saka si Kim Chun ng malaking talent fee. Kumbaga po ay priority po nila sila Paolo Avellino saka si Kim Chun sa talent fee na malalaki dahil nga po sila yung star ngayon. Sa generation po nila, guys, makikita po natin dito na napaka-busy. Ilang po busay lahat ng mga ginagawa po ay pabor po sa kanila. Kaya naman, marami pong mga management po ang gustong makuha ang Kim Pao para makolaborate sa kanila dahil po kapag sila po ay gumagawa ng movie, lahat po yan inaabangan, gaya lang po ng Kat Din. Same lang po sila ng sitwasyon ng Kat Din eh. Kaya isipin po natin na ang mga talent fee po ng mga ito ay talagang malaki. Wala po tayong masasabi sa talent fee ng mga ito. Kasi lahat po tayo nakaangat sa kanilang mga talent fee. At saka sobrang laki po yung talent fee nila. Talented. Million.
ang laki. Kaya nga po, half mo na lang po sa darigay sa inyo. Galing po sa mga business na fans. Sa mga business na fans. Kaya ako na po sila binigyan ko ng palagin tayo. Basta. Kita naman natin dito na hindi naman madamot ang timpaw sa kanilang beso. Kasi nga sa mga ibang artista po yan is namimigay nga po sila, oo namimigay sila. Pero pagdating sa charity guys is parang ang hirap na mabigyan sila ng parang ang hirap na bigyan nila ng malaking halaga yung kanilang charity. Oh, namibigay naman sila, wala naman sa pilitan na magbibigay ng maliit o malaking halaga. Pero, yung sakto lang. Hindi gaya ng Kim Pao na talagang dineclare nila na 1/4 sa kanilang salary ay binibigay po sa mga fans na lalong-lalo na po yung mga nasa lanta ng Baguio dyan. Yung talagang sobrang salanta saka yung experience nila is hopeless na talaga. Wala naman po silang maasahan sa gobyerno eh. Meron man silang ibibigay. Kaso nga lang, konti-konti lang guys. Kaya hindi naman yun, kumbaga, is hindi naman yun aabot. Kaya napag-isipan po ng Kim Pao na magbigay ng konting tulong at yan po ay kaya nilagyan po nila ang kanilang mga talent. Yung kumbaga is kaya nilagyan po nila ang kanilang mga artist talent po. Sa totoo lang po guys ay isipin natin ka hindi porque si Kat ka ay sa'yo na talaga nakafocus yung mga management. Hindi rin porque laos ka ay hindi ka na pinufocusan ng mga management. Nasa tao kasi din po yan yung basis ba? Nasa isang artista din po yan yung basis. Halimbawa po ay, halimbawa lang po Tuan, isa ka sa mga artista na tagahanga ng mga maraming tao or mga idol ka ng publiko. Sa tingin mo ba ay ikaw na yung karapat dapat? Sa tingin mo ba ay ang dami mo ng nagawang project, di ba? Pero sa atin po guys, ha, mapa-trending ka man or laos ka man, ay kabilang ka po sa isang artista. Huwag naman sana po na mamili yung mga management dyan dahil simulat sa pulpo ay pati rin po kayo nagsimula sa ganyan na bagay. Hindi lamang po bilang isang taga-sunod or bilang isang taga-subaybay ng Kim Pao updates na ito ay gusto ko lamang po ibahagi sa atin mga fans ng Kim Pao na yung mga management din po dyan is huwag naman po tayong mamili. Baka siguro kasi po kaya siguro nag-iinarte si actress sa talent fee niya dahil may malaki siyang pangailangan. At yun po ay dapat ibigay naman po natin sa kanya. Hindi naman po natin sanang pagdamutan yung mga tao na may mga malaking pangangailangan. Naisipin po natin guys, kung malaki po yung pangangailangan ng tao, ay dapat po natin tulungan. Hindi po natin yan, hindi po natin yan pwedeng ibaba or so whatsoever man dyan na pwedeng ikaluklok niya. Dahil isipin natin po na ang hirap din ng kanyang role o ang hirap din ng kanyang obligasyon. Sa makatawid guys ay hindi naman lahat ng mga tao dito sa mundo ay trending na kagad. Kundi dumaan mo na sila po sa mga maliit na bagay bago sila mag-trending. Just like the Kim Pao guys. Kaya sana naman po ay kunting unawa lang po sa ating lahat. Huwag na po natin palakihin yung issues. Kasi ang mga issues na yan po ay napaka hindi naman matindi kundi napaka smooth lang naman po. Dito po na naman tayo sa mga ibang topic na kung saan po ay si Paolo Avellino guys at saka si Kim Chi po ay sobrang blessed dahil inaabangan na naman yung susunod na kanilang mga project na kung saan po ay maraming mga taong nag-aabang sa kanila. Abangers kasi yung mga fans sa kanila guys. Kaya hindi naman natin sukat akalain na
sila po ay napakapait at sobrang professional sa lahat ng bagay. Kaya dito po natin mapagtanto na kahit gano'ng kahirap ang kanilang sitwasyon, kahit anong katindi ang kanilang mga ginagampan ng project o ginagampan ng role, ayan dyan pa rin sila sa atin. At patuloy po silang sumusubaybay sa atin. Hindi lamang po sumusubaybay guys, kundi nakikiramdam din po sila sa mga fans nila. Kaya yung inaabangan naman ng mga fans na ngayon is yung gagawa na naman sila ng bagong project, which is very nice. I like it. Kasi nga po, ang ganda ng chemistry. Hindi po sila nagsasawang panoorin. At ang galing nilang dalawa. Yung alam mo yung pakiramdam mo na napapatululuha ka din sa kanila. Yun kasi yung nararamdaman ko sa kanila guys eh. Yung chemistry nila at saka yung emotion mo talagang swak na swak ganyan. At saka kitang-kita mo talaga yung tinatawag natin na very professional, very trending sila sa lahat ng bagay. Kaya alam po guys, nainip na kayo sa ating mga balita at tungayan po natin ang kabanata ng Kim Pao. Alam pong abang-abang na kayo sa kanila. At dito na po, nagtatapos ang aking vlog. Isang like, isang subscribe, isang comment lang po. Masaya na po tayo dyan. Pakilagay na lang din po dito kung ano din po yung mga klaseng comment ang gusto niyo. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.